kababayan. Ngayong umaga po ay magluluto ulit po tayo. Kasama po ang ating magbubukid chef, Alex. Welcome to our channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng laman ng manok na may mga kasamang spare parts po. Tayo balon-balonan at dugo. At ito po ang ating mga ingredients. Laman ng manok, atay balon-balonan, dugo, suka, bawang, bay leaf, paminta. At panoorin po natin si Chef Alex. At ito na po ay maglalagay na po siya ng mantika. Una po niyang inilagay ay luya para paalis po ng lansa. Ang kombinasyon po ng luya at bawang ay napakabango po. Ano po ang bawang. Maganda po dyan, yung medyo tostado po ng konti. At wag nyo pong titigilan ang paghalo para lahat po ay sabay-sabay po silang maluto o matusta. At siyempre na po ang ating sibuyas na pula. Mas nadagdagan na naman po ng lasa at amoy. Layer by layer. Huwag po kayong magmamadali dahil ang pagluluto po hindi po nakukuha yan sa madalian. Parang prutas po na unti-unti yung naihinugang yan sa makuha po natin yung tama at sugdulang sarap ng lasa. So, halo ng halo si chef. Yan po ang sikreto ng magandang pagluluto para po pantay-pantay po ang luto ng ating pong manok. Nagpan po natin. Bigyan natin ng 5 minuto. At ayan na po, medyo nagsisimula na po siyang nagbra-brown ng konti. Yan po, ilagyan natin ang durog na paminta para mas mabango. Pirasong bay leaf po para talagang pampabango rin po yan. At konting bechen, huwag masyadong marami po, yan lang po, ganyan lang at pampagising lang po yan ang lasa. At mapapansin nyo, medyo pinapawis-pawisan na po yan ang ating pong manok. Sa puntong ito ay i-bagsak po natin ang ating pong atay balon-balonan. Huwag po natin tigil ang haluin. At ngayon po ay maglalagay na po tayo ng toyo. Ganyan lang po ang paglalagay. Huwag mo masyadong marami dahil pag sumobra po yan, mahihirapan na po nating i-repair ang ating pong alat.
At ganun din po karami ang ilagay po nating suka. At yung iba namang mga, dahil hindi po pare-pareho natin panlasa, mas maraming suka o konti ang suka o sa alat, kayo na po ang mag-adjust. At ayan po nga natin ngayon siyang takpan at para lumamot siya. Ayan na po. Sa ngayon po, wag muna tayo mag-adjust ng lasa po. At matutuyo pa po yan at mas lalo pang alat yan kung nasobrahan po natin ang nalagay ng toyo. Ngayon na po, nilagay na po natin ang ating pong dugo. At takpan ulit po natin yan. Sangkot na po siya sa ating pumahal. Tapos po niya na okay na yan. Maya-maya, marami pong salamat muli sa inyong panunood. At don't forget to like and subscribe. Huwag ko kayong mag-alala at marami pa po tayong mga video na susunod po. God bless po. God bless at maraming salamat ulit. Enjoy at subukan niyo po ang recipe ito. Maraming salamat ulit. Thank you.